Hello mga Lods, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel. Silipin natin guys yung A-Power. Kumustahin natin yung A-Power. So yung last time na nag-open ako nito was a week ago. And tinry natin mag-withdraw. Pero ang nangyari, failed yung ating withdrawal. So dito guys, may bug na naman sila oh. Umabot yung total asset ko ng 13,198. Bug ito. So hindi totoo yan. Kasi last time nasa 900 lang yung aking balance. So check natin dito sa asset. So ayan, batang laki nito. Bug yata or iwan ko sa kanila. So review natin ito guys. So yung withdrawal, tingnan natin yung aking transaction. Withdrawal transaction. Last time nag-withdraw ako, failed yung transactions. Transaction record. So ilang beses din ako nanalo ng ano dito sa reward sa may Christmas ano nila promotion, yung spin, play to spin. Oops, but no transaction history. So, dinilit nila yung transaction record dito, guys. Actually, nakapag-withdraw ako eh. Nag-try akong mag-withdraw pero failed yun. Last time na nag-login ako, meron ito sa history. Kaso ngayon nawala. Dinilit yata nila. So, ni-remove nila yung transaction history, guys. So ngayon, ang point ko ngayon guys is yung legitimacy. Legit ba or scam itong A-Power? So sa tingin ko guys, unang punto kung bakit ko masabing scam ito, kasi yung sa spin wheel nila na pa-promo or giveaway, which is ilang beses tayong nanalo ng laptop, cellphone, motor, tsaka yung Wigo, Toyota Wigo. Pero once na i-claim mo siya, merong lalabas na kailangan mo siyang bayaran ng shipping fee and yung tax amount bago i-process nila yung delivery ng iyong napanalunan, which is sa Wigo nasa 50,000 pesos. Yung sa motor naman nasa 10,000 plus yata. More than 10,000. Sa laptop is 4,000 and yung sa cellphone is I think 1,800. Shipping fee and tax daw sabi nila. So, yun pa lang guys, magdududa ka na kung bakit merong kailangang bayaran. At isa pa, meron silang time limit na within 2 hours dapat mabayaran mo yung hinihingi nilang tax tsaka yung shipping fee para ma-process nila yung iyong reward. So, doon pa lang guys, halatang halata na scam talaga siya. Tapos, second, yung sa withdrawal nila. So, I remember may nag-comment sa aking uploaded na video last time. Nagsasabi na legit daw kasi nakapag-withdraw siya. So, siguro noong mga panahon na yon, bago pa lang yung platform. Kaya, nakapag-withdraw sila. Pero ngayon guys,
And titingnan mo yung kung itatry mong mag-withdraw, ano siya, may babayaran ka na ano, may babayaran ka na naman na insurance daw, sabi nila. So ito yung pangalawang punto, guys, na talagang scam talaga yung A-Power. Kailangan mong magbayad daw muna ng insurance para daw sa transaction error or failed sa GCash. So talagang nakakapagtaka, and na-probe ko dito na talagang scam siya. So yung transaction ko before na withdrawal, nag-failed siya, and after one day nag-update yung A-Power application na kailangan ng bayaran yung ano, insurance, bago ma-process yung withdrawal. So ito, tingnan natin. So yung balance ko naging 11,000. Iwan ko dito. Last time 900 lang to eh. So try natin i-withdraw lahat. So titingnan mo, insurance fee 10%. 1,100 yung babayaran mo bago mo makuha. So talagang lalong naging scam ito, kasi yung mga balance lumaki. Sinasadya nila ito, guys, para mainggan nyo kang magbayad ng insurance fee. So ito, in order to avoid the loss of funds caused by GCash failure, A-Power will purchase full fund insurance for you from Malayan Insurance. So ayan, kailangan mong bayaran yung insurance fee na 10%, which is 1,100, para mag-proceed yung withdrawal. So this is disgusting, guys, and annoying. So sobrang halata na scam talaga. Scam yung A-Power. For me, talagang scam siya. So tingnan natin. Walang kwenta tong application na to, guys. Huwag niyong subukang magbayad. Ayan, oh. Wala pa akong nakitang nag-success sa withdrawal na ganito. Kahit sa Facebook, yung mga friends ko, wala na. Walang nakapag-withdraw. Walang nag-withdraw. Kasi scam siya. So, guys, in total, guys, be careful and stay away from A-Power power bank application. So i-uninstall ko na tayo, guys. Uninstall na tayo dito. Walang kwenta itong A-Power. So yun yung aking review. So kung meron kayong experience sa A-Power, pa-share na lang sa comment, and pa-share na lang ng video ng inyong ng link ng inyong video, kung meron kayong video na review, kung nakapag-withdraw kayo ng successful withdrawal sa A-Power, para malaman din ng iba. So yun lang, guys, ang i-share ko. So uninstall ko na ito, kasi walang kwinta-kwinta itong application na ito. Nagsasayang lang ito ng space ng aking storage. So yun, guys, maraming salamat sa panonood, and ingat lahat. God bless. Beltran GTV here. Please, guys, please subscribe pala, especially sa mga first time na napadpad sa aking YouTube channel. Kindly subscribe to my YouTube channel, and please share and like this video. Maraming salamat. Beltran GTV here, and God bless. Merry Christmas, everyone.